Hello guys, dito tayo ngayon sa hospital at si Lola na nilagnat kaya natakbo natin dito sa hospital. Kaalis lang ng mga anak. Oras ngayon is 12:30 na ng madaling araw ng Martes. Kasi si Lola walang ganang kumain, tapos nanghihina. Pati uminom, ayaw din yung uminom kanina. So parang 2 days na yan mula nung pagbalik ko nung galing sa day off. So andito ako ngayon sa sa hospital. Nakataas yung paa ako kasi maghapon akong walang upo dito eh. Mula 8 o'clock, hindi naman maghapon. Mula 8 o'clock nakatayo ako. Ngayon lang mga bandang alas 11 doon na nakaupo. Ngayon naubos na yung pasyente dito, kami na lang dalawa ni Lola. Ayun, kulitan session ulit ito. Magdamag. Kasi bawat tawag sa yung page ng nurse, sumasagot ito si Lola, hindi nakakatulog. Naghihintay kami na maglilipat ng magta-transfer sa from emergency room to room ni Lola. Ayan, dito pa kami sa emergency room. Ano si Lola, pasaway, ayaw yung kumain. Kaya ngayon tayo dito, puyat-puyat na naman. Kanina pa naman umaga eh, nag-jogging tayo aga-aga, alas 6. Kaya alas 10 pa lang, inaantok na ako kanina. Nag-take na lang ako ng black coffee para gising tayo hanggang magdamag. Ayun, yung sandwich nga ni Lola, hindi kinain eh. Isang tingnan nyo dito. Ito lang nakain niya. Mga 2 kagat lang yata, 3 kagat. Wala eh. Hinang kumain. Inaalala ko tuloy. Pag ganito tuloy-tuloy, talagang mamamayat siya. Ngayon na kita nila sa blood test niya na may infection siya. Hindi alam kung infection sa ihi o sa lungs niya. Sinecheck pa. So baka bukas titingnan natin kung ano yung mga decision ng doktor. So for the meantime daw eh, mag-stay muna kami dito sa hospital, magdamag. Kasi bukas ng umaga, dun pa lang darating yung doktor ulit para i-desisyon kung mag-stay kami dito o lalabas o uwi. Yan. So, puyatan ulit. buhay caregiver talaga. Oh, Marie Raz, Lagashat La City, bibakasya, toda. Kapag may nagpipage na nga, sumasagot si Lola. May gising siya. So, update ko kayo mamaya, guys. At papasabak muna tayo sa labanan. Ay, kita-kits. Leo? Ito guys, nasa room na kami, na-transfer na kami dito. Kaso, ini-interview ako dito nung nurse. Kasi wala yung mga anak ni Lola, umuwi na. So, panggabi tayo. Ayun guys, 3:40 na ng madaling araw at ngayon lang natulog si Lola. Ayan, sarap ng tulog niya. Magdamag kami, nagkukulitan. Yan, ito ako. Gising pa rin, hindi na makatulog. Ay, yun guys. Sad. Hindi tayo nakatulog. Grabe yung ingay ng ang ingay ng mga sa tabing pasyente, tapos yung mga doktor pa mga nurse labas pasok sa sa kwarto, kaya hindi tayo nakatulog gaano. Naago ko pa naman kanina, grabe, 24 hours na akong gising. Ininom ko kasi yung kape, yung black coffee. Tapos hindi na ako uminom ng tubig para bang yung kape ba nasa sistema ko pa ngayon. Maya-maya inom tayo ng tubig marami para ma-flush out yung caffeine sa katawan natin.
Sabi ko, hindi ako makakatulog nito, sabi ko. Kasi ang ingay. Kaya nagkape ako. Well, anyway, sabi nung doktor, hindi pala sila pwedeng, parang si Lola. Gusto na nilang i-release kanina, kaso, yung home medication para sa kanya, bibigyan na lang ng antibiotic, hindi nila ma-release kasi nga mamaya pang alas 7 ng umaga o alas 8 ng umaga darating yung doktor o pwedeng ma-release si Lola, kaya nag-stay kami ng magdamag dito. Ngayon sabi nung anak, tatawagan daw yung reliever ko na panggabi para makabawi ako sa tulog. Kasi sabi ko sa anak na kailangan ko na ng ang weekly na labas, na day off, kasi hindi na healthy para sa akin itong kalagayan ni Lola. Sabi nga niya, pinag-usapan natin yung every other week. Sabi ko, yung sitwasyon naman niya ngayon, iba na kumpara noon. Noon, malakas pa siya. Ngayon, sabi ko, mahina na. O yun, pumayag naman, ginawa nilang once a week yung reliever ko na panggabi. Tapos, inalis na nila yung panggabi. Sabi ko, I don't mind, sabi ko, na kahit tanggalin nyo na siya sa panggabi, basta't lumabas lang ako weekly, kasi iba talaga yung pakiramdam eh. Nakaka-depress, tapos makita mo yung sitwasyon, tapos stress ka pa sa alaga mo, tawag ng tawag. Kaya hindi ko kaya, sabi ko. Kita nyo naman siguro, namamaga na yung mukha ko sa kakalamon. Hindi, sa stress siguro ito. Stress eating ba, no? Kaya yun, napansin nyo, tapos kulong pa tayo, wala tayong exercise. Di natin maiwan kasi si Lola. Kaya yun. Ay, si Lola, ang sarap pa ng tulog ngayon. Siguro, 42. Sarap ng tulog ka ngayon. Magdamag, gising ng gising, ang kulit. Ngayon lang nakatulog. May hilik pa. So yun na, hirap talaga pag buhay, ito lang ang mahirap sa Israel caregiver. Pag yung amo mo ay sumina na, talagang kulong ka na. Makukuha na yung 24/7 na buhay mo, yung oras mo. Para ba yung pakiramdam hindi naman nakakasawa, yung nakaka-burnout. Kasi lagi na tayo nasa 24 hours na tayo sa trabaho. Kaya yun ang inaano ko dito, parang nakakasawa pag sobrang stay. Kaya yung sa mga nag-stay dyan at stress sa mga trabaho, advisable talaga na mag-day off kayo kahit twice a month. Kasi iba talaga, iba. May experience nyo yan pag nandito kayo, mga bagong caregiver. Siyempre, sa Pilipinas, hindi nyo pa yung stress. Pero pag naramdaman nyo dito, kakaiba talaga. Ay, tanuin nyo man sa mga nandito na. Iba talaga yung nakakalabas tayo. Parang kulong tayo sa isang bahay, nakasama mo yung amo. Tapos, paulit-ulit na lang yung ginagawa mo na routine. Ngayon, nakakasawa talaga, nakaka-stress. Nilalangaw na ako dito ah. Wala pa kasing toothbrush. Nangamoy daga. Hello guys, kain tayo ngayon, no? Nawasak na tong burger natin. Mag-alas 12 na. Ngayon pa lang dumating yung anak ni Lola. Antok na antok ako. Pagkatapos nito, magkakape tayo para makabawi tayo. Hindi pala makabawi. Para di tayo antukin. Mamayang gabi, hindi tayo babawi. Bawi muna tayo sa kain. So, nandito na tayo ngayon sa trabaho natin. Yun, si Lola natulog na kasi wala kaming tulog nung last night eh. Tsaka hindi komportable yung surroundings mo, kaya hindi ka makatulog. Ang ingay pa. Medyo okay na siya ngayon kasi lumakas-lakas na, tapos
Kasi nung una, maputla siya. Ngayon, medyo nagkakulay na siya. Hindi nila alam kung pneumonia or infection sa dugo. Kaya binigyan na lang siya ng antibiotic para dito na lang sa bahay mag-self-medicate or mag-house hospitalization yung tawag nila dun eh. Yun, magpapadala sila ng nurse o doktor para lagyan ng drip si Lola ng antibiotic. So yun, tulog ngayon, nakadrip ngayon. At yun, galing kanina dito yung doktor. For 5 days daw yun. So yun, ganito sa Israel, ang ganda lang ng ano nila, yung parang procedure nila ng ano, hospitalization. Nililes nila yung pagpunta ng mga pasyente sa hospital kasi nga crowded masyado yung hospital, tapos ang daming mga pasyente, tapos konti pa yung mga ano, yung mga doktor tsaka nurses dito. Ayan, kaya pinapasend na nila sa mga bahay yung mga pasyente. Kaya ako nagtrabaho sa hospital ng 5 years, siguro mga 15 years ago pa yun, almost. Ayan, at noon, ewan ko ngayon ha, kasi matagal na akong wala sa Pilipinas. Puro ano na lang sila, computer na yung gamit nilang pag-log ng ano, mga logbook ng mga nurse note, yan. Puro computer na lang, ano lang, high-tech lang talaga dito, hindi ko pa alam sa Pilipinas, hindi naman sa ano. Yun, parang ano lang, parang kakaiba lang yung procedure nila dito ng ano, sa hospital, yung ano, yung anong tawag doon? Hindi ko alam yung, kapag puwet ka talaga, nawawala na yung utak mo. Umaano na, lumilipad na sa hangin. Anyway, mas ano lang dito, mas organized dito sa Israel. Yan, yung nakita ko lang, siyempre, hindi na yung may pagbabago naman siguro sa mga private hospital. Well, yung hospital na pinuntahan namin is general hospital yon, public hospital, government hospital, hindi siya private. Kaya ano, maghihintay ka ng matagal nga lang. Siguro mga 4 na oras kami naghintay, 5 sa emergency room para makakuha ng kwarto. Si Lola naman is ano, yun, syempre matanda na, mag-89 na si Lola. Natakot nga ako kahapon, talagang nakayuko na lang na ganun. Tapos yung pagsasalita niya, may sinasabi siya, hindi niya natatapos yung sentence. Parang kinabahan ako. Yung bang ano, iniisip mo rin 'di ba yung matagal na kasi tayo dito, tapos special visa na tayo kay lolo dati, tapos kay lola ngayon, so parang bonus na lang itong kay lola. Minsan napapaisip din ako, syempre matagal na tayo dito at nasanay na tayo sa ano, sa Israel, 'di ba? Yun, ganun talaga pag matagal ka na dito, lalo na pag 5 years, umabot ka na ng 5 years, talagang kakabahan ka na pag alanganin yung pasyente mo. Well, natural lang naman yun. Kasi si Lola, ano eh, hindi na siya, ano eh, parang bumaba lahat yung kanyang situation, yung kanyang kalagayan. Hindi na katulad dati na malakas siya, na nakakatayo. Ngayon, hirap na siya tumayo, hirap na siya kumain mag-isa, pinapakain ko na. Hirap na rin pakainin, pinupush ko lang, isa pang subo, ganyan. Laking pagbabago, kaya medyo extra effort tayo ngayon sa pag-aalaga kay Lola, tapos puyat pa sa gabi. Katulad ngayon, 8:30 na, tulog na si Lola. Hindi mo alam kung magigising ng the middle of the night, tapos magigising ka, masisira na yung tulog mo, ganun. Hindi ka na makakatulog ng mabilisan, hindi nung ano eh, no? Nung bata-bata pa tayo eh, no? Talagang tumatanda na talaga tayo. Shoutout muna tayo kay Jing Danao. Yan, shoutout sa'yo. Maraming salamat sa inyong panonood. So, yun guys, konting update lang to mula sa aking trabaho. At yun, sa mga baguhan, kailangan tiisin nyo lang yung trabaho ninyo. Sablanot nga. Talagang literal na sablanot. Is pasensya. Yan. Siyempre, hindi naman tayo habang buhay na nandito. Ayan. Kinakabahan din tayo, 5 years. Ang saglit lang yung 5 years. Magto 12 years na ako, bonus na yung 7 years. So yun guys, at dito ko natatapos yung ating vlog. Tinaantok-antok na rin ako. Yung utak ko lumulutang na talaga. Yan. So thank you for watching sa mga sumusuport sa channel na to. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako po si Orlywin. Mula po dito sa Israel, Litraot. Bye-bye!